All right, what's up, guys? It's a new week. It's a Monday today. Monday. Yes, sir. Monday. Okay. Shout first na muna, shout first. Para marami-rami yeah. Monday. Pag Monday, madami. Sige, go. All right, shout out JP Tolentino, Kent Z. Loremia from Wiltshire, England. Patrick Perenka from the United Arab Emirates. Congratulations to Engineer Jasper for becoming a registered electrical engineer. To JC Elarcharco and Cali Vegas Ballers. Happy birthday to Jeric Biason and shout out to his girlfriend Janine Faith. And ito pinakamalupit, sobrang nagulat ako dito. So, shout out to Alexander Amistad from Olongapo City. Guys, he is a totally blind and visually impaired guy, but he is a super big fan of the pod and he is a super big fan of basketball in general. Wow. And I was totally blown away by this. Tapos after ko mag-reply sa kanya when he said na magpa-shout out, nag-send siya sa akin ng voice message which I forwarded to Mikey. Yeah. And he explained to me, sir, ba, nagtataka sa'yo, nagtataka ka kung bakit, kung paano ako nagiging fan ng basketball. But like, sabi niya, alam niya daw paano nila na-visualize yung court, ganyan. Yeah, and he's watching I mean, he's been a fan of basketball since 2015. And he really listens to the show. Tapos may gumagawa rin daw yung group nila ng podcast. And he's gonna send me the link daw pag natapos na raw nila. And I'm really interested on how they're able to connect to the game. It's really crazy. Brother, ang name niya Alexander. Alexander. So Alexander, have you sent me the voice note? And I won't lie. Yung sinad niya sa akin voice note lang. Hindi pa niya na-explain sino ka, ano. So pag play ko, lalaki lang naririnig ko nagsasalita. So parang ako, ano to, hub? Sabi ko, ano to, pota? Gumanong pa ako. Ano to? Biglang after a while, nung pinapakinggan ko na, like, okay. People with disability kasi, right away, may isip natin, parang, obviously it's tougher for them to, you know, live the same life and have the same passion and all that. But, since na-interview natin, I mean, in all honesty, since nakausap natin si, at nakakasama natin si One Armed Mamba, si Kat, parang sobrang impossible is nothing na. Like when you're younger kasi, yun agad yung iisipin mo yun. Parang si Kat, like si Kat, isa kamay, parang how? Like imposible. It's impossible you can compete against grown men, which she does. It's impossible na ganito gawin mo. And then when you see people who actually do it, like in front of you, parang wow. So, with this, kaya ngayon, may bago, disability, hindi siya nakakakita. Pero naiintindihan niya yung game. Yeah, that's crazy, man. How? So, wait, nakaka-believe, bro. Parang, sobra. When you get to know their story, it's really nakaka-touch. And at the same time, it also gives you more motivation. Kasi hindi mo na ma-appreciate mo lalo kung anong meron kayo. Appreciate mo lalo, bro. Kasi they're not as blessed as we are. We're very lucky to be having we're lucky to be normal. Yeah. But sila ginagawa nila ng paraan even if they have that disability. Paraan, and they're having success doing it, 'di ba? Yeah, yeah. Like sikat. Kasi pare ko tayo, magmumukmuk tayo, bro. Oh, bro, di ba? Ako magmumukmuk ako, no joke, bro. Like, yung ginagawa ni Kat, parang putik yan. Like, nag-workout pa siya. Ako magmumukmuk na lang ako, bro. Si Kat, pare, si Kat, gusto niya, she wants to be treated like any other bro, player. Bro, nagagalit yun pag hindi... Pag hindi mo siya nilalaro the same way, lalaro mo yung like a person with two arms. So... wala. Ako parang pag nangyari sa akin yung magmumukmuk na lang ako. But these people show us na, di ba? And they've embraced their, I don't even like calling it a disability anymore. Like sobrang, pag disability kasi parang may hindi sila kayang gawin. Mm. Pero yun nga, they're trying to not... Pero parang mas superhero pa nga sila in a way. Sobrang,
Kasi di ba, ang hirap ng ginagawa nila, but they're making it work. Yeah. So with Alexander, sobrang thank you for all the support that you give us. Hopefully, na-touch din kami na kahit papano na-inspire ka namin or na-influence ka namin to just keep going. I mean, trust me, bro. If we inspire you, you inspire us 10 times, tenfold. Yep. Like, sobra. To keep going. If you're building a podcast and you're visually impaired, you don't watch the game. You just listen. Tapos, a-analyzin mo. Bro. That's crazy. Ours is easier. Way crazy. Easier. So, trust me. You're the inspiration. So, please keep going. Hopefully, we'll meet you soon. Malayo nga lang yung Olonga po. Hindi ko naman alam yung mga places. Parang malayo yun. Nasa Subic yun, pre. Nasa Subic ba yun? Okay. So, yeah. Hopefully, we meet you soon. And then, yeah, we'll see. Good luck to you. And then, please update us pag nabuo yung podcast nyo. Yes, sir. Okay. Tapos also shout out quick lang to sa Laguna, Andrew Felix, ano yan, nung grade school ako, sikat yan sa Ateneo, Pasarel, ganyan. Anyway, he's, I don't know, parang public servant na siya ngayon sa may position siya sa Laguna. So meron silang barangay league dun na sobrang well daw, kapon semis, parang 5,000 yung nanonood. 5,000? Sa live stream, bro. Wild. Tapos, puno pa yung arena sa Laguna. 5,000, no joke, no shot at the MPBL, but bro, 5,000, madami yun, ha? That's crazy, bro. Madami yung 5,000, bro. Sa MPBL, on a regular season game, di ba parang 1-1-5? Oo, mga ganun. Oh, pero syempre, ibahin ninyo yung mga... yung naglaro sa Nueva Ecija, yung nag-weld, Bacolod, gano'n. Pero yung regular season game lang, let's say, sa Pasiginares or sa... yung dito-dito lang. Weld yung 5,000, bro, for a barangay league. Inter-barangay kasi, pare. So anyway, kinokontakt niya kami and then he wants us to ang tawag mo dito? To cover the game. Kasi nga dun sa live... Paano naglalaro dun, pare? Paano umaabot ng 5,000? Bro, wala. Inter-barangay, bro. As in, that's intense. Mga barangay, mga city, hindi city. So walang mga, like, mga kilalang pangalan. Wala, bro, kasi nakita ko puro bata eh. So talagang, I don't know though, kung naglalaro doon sila Pontejos, kung naglalaro sila Alan Mangahas, but like, barangay league siya panalay. So, kinausap niya kami and then I was telling him na, syempre, nag-uusap kami sa budget, ganyan-ganyan, so I was trying to put it down as much as I can. Pero sinabi ko sa kanya, bro, with so much confidence, sinabi ko, bro, kasi pag binayaran mo kami or kinuha mo kami, number one, meron kang analyst anchor. Covered yun. Yun naman yung hanap mo eh. Pero bro, sabi ko, marketing mo, damay dito. With so much confidence, sabi ko, marketing mo, damay dito. Bakit? Kasi pag-uusapan namin sa podcast yun eh, kaya kikwentuhan kami. And it's not even hard sell na parang, guys, manood kayo sa Laguna. No. Literal, nagkikwentuhan lang kami, uy, magko-cover kami sa Laguna. Yung mga nandoon, tapos po-post natin yung matik pa, every time we cover games, I cover a PBA game, you cover an MPBL game, matik yung live, nakapost sa community. Hindi tayo yung nagpo-post. Hindi yata tayo nagpo-post eh. Like yung mga tao lang in this community are just really supportive. Like po-post nila, oh si Mikey nagko-cover dito, oh si Javi nagko-cover dito. So, malab, bro, when was the last time they saw us together in a coverage? Wala. Bro, December pa. December pa, bro. Tapos parang nakakapapatay pareho. Tapos umaga pa, alas 8 na umaga, di ba? So parang, sino manunod yan? So, sinabi ko kay Andrew na parang, bro, damay yung marketing mo dyan. Imposible hindi. So, you know, talagang pinupush niya. He's also a big, ano, follower. Tsaka kung 5,000 na yung nagiging bro, viewers niya, na wala pa tayo doon. Wala pa tayo. Sorry, call us mayabang, but wala pa kami doon. Wala pa yung shoot. No. Hindi tayong dalawa. Wala pa yung shoot first community doon. Which yes. Is obviously... Nagulat siya. Sabi niya, ano ba yung community na sinasabi mo, bro? Sinagsa niya yung link. Sumali. Where are we right now? Are we 8,000 already? Mag-8 na? So, yun. And then, so, yun. Andrew Felix is actually in the community. So, guy, Andrew, mga taga-Laguna, budgetan nyo na kami. Pupunta naman kami dyan. Best of 3 kasi, bro. It starts on Wednesday. Ayun. Sama nyo na kami dyan. Ang bahala sa inyo dyan. Anyway, wala lang. Sinabi ko lang yung para talagang mas hanapan nila ng budget. Okay. That's the push they need. Okay. Update lang. Mike first. Sobrang tuwan-tuwa ako doon. Si CK actually nag-put up noon. I was in the
Rising Stars event, tapos biglang nagpa-pop up yung phone ko, tapos may mic first, may art card play. Sabi ko, galing ah. Like sanay na si CK sa mga ganyang marketing. So, the mic first, you know, ang dami naghahanap ng GCash. The thing is kasi, pag may GCash, malalaman niyo yung number ko. Malalaman niyo yung number ni CK or sino man ilalagay namin doon. So, medyo naghahanap pa kami ng way magkaroon ng GCash na walang number nakakalat, bro. Diba? So, wala pa. But you can transfer naman from GCash to bank eh. Pwede. May fee lang. Mo parang 15 pesos or 15 something. Pesos, tapos 15 pesos. May process lang. It's actually not a long process. Nakita wala, ko lang just a regular when you bank transfer to another bank. Yeah. So the plan is really at this point, mic lang naman ang kailangan namin because from the community nga yung prod team, they already offer their services and their equipment. So mic na lang ang kailangan namin. So for us to push through. And we promise, I told CK na if this happens and people, actually may mga nag-transfer na, may Excel file yan na talagang ipopost namin na, syempre hindi naman namin lalagay lahat yung buong pangalan ninyo, but like, it's very transparent. Because yeah. I want you guys to see kung saan napunta yung dinonate ninyo. Pag nakita ninyo na yung mic namin na mga napakaganda, di ba, alam ninyo na, oh, may ambag ako dyan. So, you know, CK, I brought it up lang with CK. Si CK yung nag-execute. But CK also wanted to give everyone lang a chance if they want to help out. If you guys don't, walang problema naman yun. Kailangan nyo lang manood. Manood lang kayo at sumuporta lang kayo. Ayos na kami. So, yun. Kaya walang GCash, guys. It's because of that. You know, ayaw naman namin kumalat yung number namin. But you can transfer naman from GCash to BDO. Hopefully, di ba? And then we'll start recording ASAP. Okay. ASAP, yes. ASAP, as in tomorrow. Okay, sige. Basketball muna tayo. Mamaya na tayo magkwentuhan. Sorry. Okay, sige. Updates lang yun. Go. Sige, okay. Start muna siguro tayo with the Phil Oil Tournament. This is the only thing we're gonna cover because I didn't really read much about the other games. UP had their debut yesterday against Mapua. And Carl Tamayo led the team in a win. 16 points yesterday. Over the first runner-ups of the NCAA. And then meron din may sumunod. Ah, hindi, yung UCBL pala. Oh, UCBL. So two preseason leagues are two preseason games. Oh, galing sa UP. And I saw some of the highlights. Malamang si Carl obviously didn't lose a step kasi condition yan coming from the Gila stint. And there was this guy si Torculas, si Aldus. O si Aldus. Parang medyo may pagka Kevin Cambao passing siya, bro. Ha. Pero may athletic. Pasa? Oh, may pasa siya, pare. May kasi alam ko siya. Dunker siya. Alam ko dunker. Dunker siya. Dunker nga siya. Yan yung kalaban ni David Carlos, diba? Oh. Nasa dunk contest. So may ano din, may pasa. May okay, people have been asking about this. Like, honestly, tinago ni Coach Tabio Ateneo niya. Hindi siya sumali sa mga preseason eh. But from the look... Di ba sila natuloy sa Philoil? Hindi sila tumali. So, Ateneo literally tagtago. But from what we've seen so far, except Ateneo, parang back-to-back talaga. Like, I don't... Like, yeah, because... Talaga, hindi ko lang alam kasi yung Ateneo. I don't expect Ange to come back no next year for this Ange. Coming season. Pero so, parang hindi naman siya ACL eh. So, partial. Partial ACL. So is he gonna just strengthen that or is he gonna go under the knife? If he goes under the knife, for sure. Usually, pag partial ACL, hindi naman kailangan. It depends talaga dun sa ortho mo. Kung bata ka pa, might as well. Habang, ano na, no, para kasi mas mabilis sa recovery pag ganun. Oh, kasi gets ko yung mga na pa-partial. Sino na partial? Si Marky ba? Si ano? Hindi ko alam eh. Si Bobby B. Si Bobby B, MCL eh. Okay. Shame pero shame. Like, you know what I'm saying? Pag partial kasi, tas medyo may edad ka na, parang, sige, laban ko na to. Pero pag medyo nandit, bata ka pa, and your future is, bro, tagal pa na laro ni Ange, bro, tapos naturalized player ka pa natin. Like, what's one season in the UAAP? Yeah. Para to prevent, it's more prevention for problems, for the future. Diba? Oo. Yeah. Kasi pag matanda ka na, like ako, kunyari ako, 27 ako ngayon, kumbaga,
Sige, laban mo. Kung magkailalahabang ko na to, di ba? Kasi malapit naman ako eh. Like, honestly, I mean, no shot at the oldies, but like, malapit na ako eh. So, gawin ko na, ano, napais ko na lang to after. Pero yung mga ganun, 20, ilang taon lang si Ange? 23? 22? Yeah. Di ba? So parang, ako lang yun. But then, you know, that's just a very ignorant opinion. Wala man ako alam dyan eh. But, you know, we'll see what happens. But, ang dami rin naman kasi nawala sa Ateneo. Dami, so, bro. Technically, roster-wise, we expect humina sila. Roster-wise, ha? Roster-wise. But we don't, we actually don't know yet about the recruits. Hindi ko alam eh. Tapos Coach Tab pa yun. Alam mo si Coach Tab, may mga magic yan eh. Diba? So, tsaka from, iba from yung... the looks of it lang, ha, ang layo ng, ng UP. Tsaka si Coach Tab, he's super competitive and he hates losing. Ako, feeling ko, may something yan yung nagtago. May something. Oh pare. Meron yan. Hindi mo magtatago yan. Nagtago bigla, nag-pull out. Hindi siya lalaro kahit saan. Sinadyaba nila yung pull out? Di ba parang nagkakaproblema lang sa scheduling dun sa field oil? Dahil dun may Japan sila. Siguro. Pero yun nga, ba't ka magja-Japan? Bakit mo pipiliin yung out of the country league? Kasi nga, may feeling ko may tago effect yan. Meron naman talaga mga ganyan teams even from our time eh, 'di ba, hindi lalaro. Yeah. Actually Ateneo parang minsan lang mag-fill oil yan. I don't remember going up against Ateneo in the fill oil. To be honest, actually, with you, bro, yeah. I don't remember. Okay, correct me if I'm wrong, but I don't remember. So, may mga ganyang effect yan. Pero there are teams naman na naglalaro sa lahat. Yung Lasal, bro, kinover ko sa D-League nung isang araw eh. Like naglalaro sila sa lahat. So, dalawa lang naman yun eh. Either laro ka sa lahat and just... Kumbaga, wala naman ako itatago sa inyo eh. So, laro na ako sa lahat. Pero yung Ateneo kasi parang feeling ko may tinatago sila eh. Kasi nga, yung players that we expect or we used to expect na ito yung mga magiging main guys, wala na lahat. So, ngayon, coming into the season, di mo alam kung sino sa Ateneo. Bro. Si Dave na lang. Si Dave. Siya na lang, di ba? Wala si SC, wala si Mamuyak, wala na si Tio. Dave, tama. Ange, if Ange does play. Oh, wala si, na rin si Jolo. Wala si, na rin si Troy. Oh, si Padrigao. Pero still, Padrigao is not as exposed as SJ. At alam natin talaga paano siya maglaro, how he will react to being the top point guard. But si Dave na lang talaga. So, feeling ko mayroon. And I'm really intrigued kung mag-field in sila ng bagong FSA. Habang wala. Kung hindi lalaro si Ange. Oo. Actually, really, yun pa lang eh. Actually, yun pa lang. Tanong na yun, nilalaro ba si Ange? Parang walang balita eh. I don't think so, bro. I don't think di siya aabot. Kasi, what? All the teams are already starting to practice right now. Paano mo alam kung hindi siya nagpa-practice ngayon? Di ba? Hindi ko alam, bro. Kasi hindi siya nagpa-practice. Sabagay, hindi ko na siya nakikita lang mabaso ba? Oh! May palalabas yung hype na yun. Pero, yun nga, I haven't seen stories. Like, Ateneo literally just went off the grid. Yeah. And just, feeling ko, hindi ako magugulat kung nakabubble sila dun. Sila-sila lang na dun. Like, wala talaga ako nakikita, bro, kahit kay Dave. Dave wala is usually like, Defonse yan, he's out there, pero wala. Yeah. Yeah, wala, I usually see Dave all the time also. I don't see him anymore. Wala, bro. So, it can, it's something na being a UP fan, obviously UP tayo, and even just an analyst na parang obviously UP yung favorites. Pero lagi kang nag back of your head laging, eh yung Ateneo, ano kaya nangyayari? So, I think it's gonna be another Ateneo UP clash. Yeah. I think, I'm expecting that also. You know who I'm gonna put doon? Lasal. Yeah, Lasal is definitely gonna be the dark yung, horse. Kasi bro, nawala yung Balti pero yung Campbell dumating. Kaya nga eh. Tapos ang galing ng ano. Oo, tsaka iba naman yung dinadala ni Kiambao. Si Kiambao more of finesse. Tapos, si Balti kasi rebound. Si Balti kasi shoot eh. Oo. Si Balti may dalang bago. Can you imagine kung pero, nasabay yun? Pero si Kiambao ba, when he was in high school, may scoring din. I haven't really seen him. Okay, the thing with Kiambao Kiambao was too dominant in high school. That too dominant. I didn't even know he had a passing game, bro. Like, damn. I covered him numerous times. Him, Fortea, Batiano, Tamayo. And
sinabi ko na to, Kemba was more dominant than Tamayo. Because ang problem nila no high school, it wasn't really a problem. Pero now, they were too dominant in high school. That's why their games now, parang, hindi ko nakita yan nung high school. Bakit? Hindi mo kinailangan eh. They're coming into their own right now kasi hindi na sila magkakasama lahat. Oh, di tsaka doon, wala. Lagi lang silang lamang ng 20, 30. So si Kiambao, parang, pigyan niyo lang ako sa ilalim, susutok sa ilalim. Hindi mo na, hindi sila na-challenge. Eh, pag na-challenge ka, doon lumalabas yung game mo talaga eh. Tama, tama. So dito sa Gilas din, ganyan pala pumasa yan. Tsaka wild na mga pasa niya, pare. Wild, bro, hindi yung matadaling pasa. Hindi, wild talaga, talagang, bro. Oh, shit, paano nila papunta doon? Oh, like, even for a point guard, those are, like, yung biglang babackdoor, biglang no-look bounce pass. Yung parang, tapos yung mga cross-court niya na gano'n, hindi siya yung magandang pasa lang kasi nagkataon na. Hindi. Three steps ahead, alam na niya sino yung papasahan niya. So, yun yung mga hindi ko nakita nung high school siya. But then again, pre-pandemic, hindi uso si Joker. May effect niya mga ganyan, bro. Kasi meron niya. Pwede din kasi na magaling. How heavily influenced we are by the NBA. Oo, okay. Parang feeling ko kasi merong times na, kunyari lang ha, siguro nung time natin, yung step-back jumper nung time natin, suabe. Mm. Pero, hindi natin pwede gamitin yun sa Philippine basketball kasi nga, that was a bad shot. Pero nung sumikat siya, na-realize mo na, uy, cool na siya ngayon. So, gagawin ko na siya. Uy, magaling pala ako dito. Sometimes you don't know na magaling ka doon until, uy, cool na siya ngayon. It's a thing. A passing. Saka ngayon, pinapractice na talaga siya. Oo, pare. A passing. With a lot of varieties. Yep. Oh, okay. Here, let's put it as simple as the big man who shoots threes. Before, ano tawag sa'yo? Malambot ka po. Malambot. Palambot ka, hindi ka sa loob naglalaro, laki-laki mo. Magic season nun. Ngayon, lagay mo si Magic season, 6'7". Oh, pare. Kumitira sa labas. Pare, Magic season yeah, played Magic in the wrong really era. In he did, bro. He did. Promise. He played in the wrong if era. He played now, oo, damn. Pero nung time na yon, anong label kay Magic? Pare, malambot. People were hating Magic and oh, kasi may shooting ka sa labas. Ano ba naman yan? 6'7 ka. Pero ngayon, so, sometimes, when it suddenly becomes cool, biglang, uy, meron ko palang ganun, di ko alam. Eh, hindi ko nagagamit natin kasi di naman siya, di ba? So, I think Kiambao really is in the, sumakto siya dun sa time na sikat si Joker. Kaya ganun ang ganun. So, Lasal, yung FU kasi pare, laking kawalan ni RJ. Yeah, bro, RJ really left a big hole. But, you know, Coach Olsen always makes it work. Ano, bro? Adamson. Yan pa rin. Adamson, putik na. Naglalo. Oh, naglalo si Jerome nung isang araw. Oh, pero parang si Joey Mata yung gumawa nung isang araw eh. Oh, sa pero bandang. Like, kumpleto pa rin sila. Yeah. Tapos, si NU naman, obviously it hurts na nawala yung dalawa, but, you know, Coach Jeff. Yeah. So, I mean, nobody expected them to play that kind of season. Yeah, exactly. So they're gonna make it work. They're gonna make it work. Who else? UE... NUF UST okay yung baklaan. Okay yung baklaan. Galing yung baklaan. Is Sherwin playing another year? Yeah. He is, di ba? Yes. Napalad ko siya sa D-League na isang araw. Galing oh, well, now that we're talking about UST, Val David is coming in as a head coach. I don't think he has had prior coaching experience, has he? Nagulat ako dito na parang... This was really, wow. Everybody was... I think surprised. I think most people were, obviously the people inside hindi. But parang kasi sobrang dami ng mga possible candidates, especially with them talking with SMC about a possible partnership. You would think na it's someone coming from the SMC Coach side. Pido, obviously, Baldavid was a former Hinebra player, but he is not like... Di siya ngayon, di siya active. Di siya active. Obviously, when I saw the Baldavid, may sentimental. Oh, naman. Uy, Baldavid. Siyempre, champion yun sa UAAP, oh, champion yun sa PBA with Hinebra. Mga former Growling Tiger. Like, there's a sentimental thing. But if you really think about it in a, tawag mo dun, in a analytical way, in a critical way, walang prior coaching si Baldavid. Yeah. So, you're like, so, alam mo kung nababasa ko yun, no joke. Super friends yan, bro.
Oo, malamang. Super friends. Kasi, super friends. Di ba, kaira yan ni AFC? Sila sila. Oh. Oh, di ba? Bro, the talks of SMC taking over UST is not over. It's actually strengthened now. Yeah. Because you put in someone whom used to play. I don't know and how connect. Active SMC was when Hinebra was. Yun na ba yun? I don't know eh. Oh, parang yun sa akin, yun. Sumikat lang yung SMC. Ito eh, mga 2010s. At saka MVP. Parang na-distinguish lang yung SMC MVP. But, yeah, he used to play for Hinebra. Used to, I think he was teammates with Coach Pido. If I'm not mistaken. Baka. Or magkalaban sila. I don't know, pero like, eh, si Pito, Hinebra rin naman siya nun eh. Baka nagkakampili sila. So, bata pa kami nun. Sorry guys. So, mga nag-wonder. Ba't hindi nyo alam yan? Sorry, bata pa kami nun. But it's actually strengthened because Coach Pido, ay Coach Val David na yung ngayon. So, what I see is exactly what we thought about if LA was to coach. Coach ka, pero nasa likod mo lahat naman ng kailangan mo. So, if SMC does take over, sipin mo, Coach Pido, ay Coach Bal, pero Coach Pido, Coach Al Francis, Coach John Bonnie. Cartel. Ang hindi lang naman pwede si ano, Coach Bonnie, ang hindi lang naman pwede si Coach Jeff eh. Oo nga, tama. Yun lang. Tama. Oh, so si Coach Jeff lang ang hindi pwedeng, pero si Coach Jeff sa letra nagpapakita. So, ano pa rin yan, kumbaga, meron kang Bal David whom is a statue in terms of UST. So yeah. Walang alumni na magagaling. Yeah. He's gonna bring in a lot of support from the alumni. Bro, kasi alumnus ako eh. Diyan ako naglaro dati. At tapos, everybody loves Bal David. Bal David pa. How can you hate Bal David? Di nga natin masyado napanood si Bal David, pero yeah, Bal David yan eh. Parang Marlo Aquino. Yes, oh, yes. Yeah, parang, so who's gonna get mad at Bal David, di ba? So, I feel like they put in the perfect piece to be the face, but he will get enough support to ano. So, and also ang na ano ko, ang nakalap ko, which is chismis. I don't do chismis, but since obviously Bal David na yung na name, there was a chance that it was gonna be Renzi. Yeah, I also heard about that. But I heard ayaw pa kawalan yan Coach Bonnie. Oh. Kumbaga, dito ko lang sa letra. Nagbabak-to-back-to-back tayo dito eh. Kasi, bro, malaking part si Coach Bonnie dun eh. Ay, Coach. Si Coach Renzi. Renzi dun kay Coach yeah. Renzi sa letra. So, ayaw pa kawala ni Coach Bonnie. So, humanap sila ng... Kasi, syempre, alam mo, I mean, Coach Renzi has been around for quite a while, di ba? So, he was gonna leave a big hole in that coaching staff. Yeah. Especially if you're gonna go for another championship. So, syempre, Coach Bonnie needs the team that he had yeah. for the past two championships to still be there. I was thinking Coach Pido pa nga. Yeah, but... baka hindi I don't think Coach Pido wants to lead Northport yet. Or ayaw na ma-stress ni Coach Pido, bro. Feel ko nga ma-stress siya dun eh. Hindi, ayaw na nga niya ma-stress sa UST. Yun niya, kaya nga. Oo oh, eh, baka okay na ako dito behind mas the scenes. Mas masakit ulo mag-go sa college. It's definitely more exciting, but it's definitely a lot more pressure. A lot more work. Siyempre, magtuturo ka ng mga bata. Sa PBA kasi, turo-turo. I feel like, the new era talaga is starting to unfold because the likes of Yuri Escueta, Charles Tew, like, basically, isipin mo Coach Pido. Obviously, right now, Coach Pido over Coach Bal. But, mag-train na kayo ng mga panibago. Oo nga. Kasi si Coach Pido, alam naman na natin na madadala ni Coach Pido eh. Pero like, ito may bago tayo. Para in the next 10 years, pag nag-retire na si Coach Pido, meron ka ng mga sumusunod sina Coach Pido. Si Coach Bonnie, medyo may edad na din eh. Pero like, di ba, yung mga Coach Renzi, Coach Bal, sina Yuri nga, ganyan. So, ano na, changing of the guard. Yeah. Slowly. I think we've lived in this era of coaching for so long, medyo pumapasok na yung mga susunod. Di ba? Kasi sa PBA, sila din yung susunod. Yeah. You can't expect Coach Tim Cone to be there forever.
Coach nah, John, bro. Coach Yang. Coach Tim is already what? He's nearly 70. Oh, pero ano pa rin eh, no? Alam mo yung may mga coaches na pag tumatanda, umuupo na lang. Siya hindi. Yeah, hindi pare. Grabe condition. Imagine pumunta pa rin sa NBA, bro. I mean, he's still hungry for more knowledge. The willingness to learn. Yeah. Bro. Imagine you're the best coach here ever in the PBA in Philippine basketball. You have the most championships. Tapos, and you're willing to step down, be an assistant coach in the NBA summer league. First time ever mag-assistant coach. Oh, ngayon in his life. Ngayon pa niya ginawa. Oh. At 60 something. Oh my God. Sorry, lumayo na kami. But then yeah, Coach Ball, it's gonna be exciting because alam mong may UST has something in store. Yeah. They may not be dominant this year, obviously, or they may not compete this year because of... Siyempre, yung first year naman, usually, ano yan eh? Inaano mo lang? Oh, transition yan. Oh, pinapasok mo lang. So, With a crowd as raucous and as wild, as supportive as UST, I'm sure they're very tired already about them being in the cellar. Parang 1 year lang naman sila naging seller, bro. Bro, pre-pandemic final sila. Ayaw nga pala. Bro, parang kasi tagal na nga nun eh. Pinalo nga tayo nun eh. Ayaw nga pala. Ang tagal na kasi nun para sa akin eh. Sa sobrang hindi sila sanay. Oh. Mo, 1 year lang sila sa ilalim. Oh, nga. Ang bilis nila mag-transition. Ganun ka ano yung UST. Kumbaga, iba yung programa din yung UST. Tama. Okay. Anyway. So, UST Steel Oil. All right, let's move on over to the PBA. Di ko kasi Gilas na lang muna tayo, Gilas. Okay, sige, Gilas muna. All right, so Mava and Misi, Roosevelt Adams, Chris Newsom, and sino to isa? Jamie Malonzo. Mav and Misi. They have been cleared by FIBA to play as locals for the Gilas team. Yes, and this is good news, obviously, for us because we are trying to build the best possible team and we're trying to actually have the best pool of players to pick for the best possible team that we're gonna field in the World Cup. And I'm very happy for these guys, especially for Chris and for Mav, who have been playing splendidly in the PBA as well as Jamie for so long. And si Jamie agad-agad. Oo. Tsaka si Roosevelt, agad-agad eh. Ito mga to, tagal na sa Pilipinas. Si Chris tsaka si Mav, pare. Si Chris, 10 years na ata, bro. Yeah, since Ateneo pa. Ateneo pa. 10 years na. Actually, si Mav rin. Mav started in the D-League. 2013 with Cafe France ba yun, di ba? Cafe France. Dama. 2013-2014 pa yun si Mav dito eh. So, tsaka alam ko, di ba, Mav was supposed to play, he was supposed to be the first Ahan Missy Adamson. Oo ata. Di ba? Oo ata. Hindi lang natuloy. Leo ata. Yeah, hindi lang natuloy. No, kasi parang kasi si Mav, I think he came out of college na din doon eh. Okay. Si Jerry kasi high school graduate. Ang alam ko about yan. You know, we'll ask, but swerte nga sila si Roosevelt at Josh Jamie Malonzo ngayon okay ni. But these guys are really big additions to the pool. Oh. Especially si Jamie who has... Yan ang talagang kailangan natin sa international game. Athletic, mahaba. Ako. Play defense, can shoot outside shot. Sa kanilang apat, I'm giving... If you really, obviously, the four of them, it's great to have them in the pool. But I don't see the four of them cracking the final lineup. But yeah. Ako... I'm high on the Malonzo Newsom because Newsom is an extra ball handler. Sobrang underrated ni Chris Newsom, bro. Like, we've said this a lot on this podcast, bro, that Chris is like a superstar, bro. He is a superstar in the league, but just not a lot of people recognize him as that superstar. Mythical team. Yeah. Both mythical teams, first and second, wala si Chris Newsom. Led Meralco to the finals in that second conference. Not just led, he has been the face of this Meralco franchise for years. And I think with Chris,
there are underrated players, then there are criminally underrated. Chris is in the criminally underrated category. So I feel like Chris would be an extra ball handler who can create. But at the same time, ang kagandahan kay Chris, pwede siya mag-point guard. So he can defend anybody on the other team, yung mga wingmen nila doon. So it's like you have an extra... Kumbaga, meron ka nang nagke-create on the offensive end. That same player could also be your best defensive stopper on the other end. And syempre, of course, di ba, racism aside, iba pa din yung mga ganun tao, parang Aaron Black yung mga yan, para talagang mga athletic, di ba? Kasi utak ni Chris Newsom, iba din, di ba? On another level din yun, IQ niya, di ba? So, that such and... such a hard worker. And also, Jamie, because obviously that's a tall wing who can shoot, who can drive, who can run. So, at the end of the day kasi, sa international, I feel like, okay, meron kang skills, okay. I think skills naman ng Pinoy individually. Laban naman eh. It's really, are you tall enough? Yeah. To compete with the same player. Ano nangyayari kasi ganito? Yung skill natin, laban tayo. Problema, yung skillful nating six-footer, yun yung same skill set nung 6'5 sa kabila. Oh, doon tayo nadadali na parang parehong-pareho sila. Eh pala, mas matangkad yun. Panis tayo, obviously, di ba? So, kung meron kang mga Jamie Malonzo, Calvin Oftana, yung kayang gawin, kayang gawin yung ginagawa ni Pogoy, pero mas malaki. Uh-oh. Yun yung importante. So, itong dalawang to, bro. Si Mav kasi parang redundant kay Chris. Yeah. I take Chris over Mav. Si Roosevelt naman, parang feeling ko redundant naman kay ano, Troy Rosario. Stretch four. Pati kay Jamie. Di ba stretch four si... This Jamie, athletic. Tumatak ko si Roosevelt. Parang ano eh. Di pa nagdadala rin ng bola ito si Roosevelt. Tang na kasi. Tagal na hindi naglalala sa PBA nito. Hindi ko nakikita. Pero he was more of a spot-up stretch four Troy Rosario type eh. So, Okay. So yung dalawa, I'm really high on those two. But yeah, congratulations to them, man. Yan yung never nangyari kay Chris Ross eh. Oh, pare. Parang one time lang siya, di ba? He did play once, di ba? Pero ano yun eh? Parang dito lang yun eh. Hindi yata like FIBA sanctioned eh. Okay. Hindi yata parang FIBA Stanley. I think, parang si Stanley tsaka si... Parang si Mav, ganyan din. Parang si Mav. Nung time diba na yun. Diba ng Asian Games? Tapos ngayon talagang... Ano na, local na talaga. Imagine if... Kasi sa Asian Games, hindi naman FIBA sanctioned event yun eh. But that's why hindi FIBA rules yung gamit sa eligibility. I feel like after the Jimmy LA Jason era, that's when Chris could have been the next. Yeah. Kasi after the Jimmy Jason LA, ano next? Kiefer na. Parang nag-jump eh. Yeah. And could have been to this day, nobody has ever made that kind of impact. Tatlo. The way Jimmy Jason has with an point, sa point guard position. Point guard spot. I mean, all love to Kiefer. Kiefer has been, you know. Yeah, but it was just crazy. Iba yung effect ng tatlo. But then, yeah. Oh. Chris could have been in the middle after. Okay. Okay. All right, let's move on over to the PBA last weekend. Magnolia drew first blood against NLEX 98-89. Best of three tong quarterfinals, tama. Okay, so they're one win away from winning this series. Mark Barroca, wow, 24 points. Galing, bro. Galing, puta. Parang sobrang bad timing talaga for NLEX because Kevin Alas is still out. But si Chris Rosales din ata. Bro. Chris Rosales as well. But I read an article kanina that both of them will be back for the next game. So, okay. Magnolia definitely not out of the woods for me, but it's gonna be tough for NLEX to win and force a closeout game. Oh, Magnolia. At yeah. Okay, so you will see what happens there, but ang laki ng obviously yung dalawa, di ba? Laking kawali. Pero lumaban daw eh. Nabound lang lumaban naman. Second, lumaban eh. Naman. Second lang. Because Matt played well in lieu of the two players. Coming from a five-week absence. Yeah. Si Philip din, importante dyan. Calvin has been... Grabe. Yeah. Consistent Calvin of Tana. Si Don. Balik sabi sa akin, may PBA player ako nakita nung weekend. Sabi, yung of Tana, bro. Maging superstar yan.
Magiging superstar talaga yung hype niya. Ay, siya ano pala, siya, ano nagsabi sa akin? Si Jonathan Gray. Ah, oo, kasi nakalaban nila Northport NBC. Kinover ko yun. Grabe yung Oftana. Talagang ano. Made for basketball. Alam mo, volleyball made player for... yun. Oh, volleyball nagsimula yun. Parang espejo yun eh. Oo. Oh, so, actually, medyo may hawid nga eh. Puta na yan. Okay. And then the okay. other one was Ginebra Meralco. Ginebra Meralco, a rematch of last conference's finals. Meralco drew first blood. But damn, AB, what you on right pare, now, bro? Pare, grabe yung AB ngayon. Pare yung right-hand floater, three points, pare. Kalokohan yung three points na floater. Like, bro, yung floater niya, sobrang di mo matimingan. Yung kanan niya na floater, yung kanan. Off a spin, tapos kanan na... Tsaka hindi siya, yung floater niya, like, oh, alam natin athletic siya, pero binabato niya, nasa side pa lang siya. Oo, pare, parang di nga siya tumatalon. Sobrang kontrapelo. Sobra, pare, ibang klase. Like, he found what you on, bro? He found a move that will propel him to being a superstar in the league. It's crazy. And, well, we're not surprised with the numbers that you're putting up because we know how much hard work you put in. Ayo, one of the hardest workers in the PBA right now, for sure. Yeah, and then you add Chris, who had a great game in yesterday. But I'm covering the Friday game, which is super. Actually, ako dapat yung sa Smart. Yung sa Smart yun yung off tube lang, di ba? Yung nasa Reliance ka lang. So when they called me again nung Saturday yata, na ay sorry, rush ka na lang. Siyempre, parang... Ano nga sorry? Basta makikiyay yun. Kaya nga, parang okay ka lang ba kung rush ka na lang? Kasi... parang, okay na okay! Beral ko, Ginebra. Hindi ko lang alam bakit sa San Juan Arena. Pero, it is what it is. Ginebra Meralco, bro. Kukoverin ko Ginebra Meralco. Sobrang... And in a do or die for Ginebra. Do or die that's for crazy. Ginebra, bro. Magwawal tao dun. Like, feeling ko the atmosphere would be the same as nung nag-finals NCAA. Oh, for ganun, sure, yeah. Parang wild. So, he... Tapos first game pa. So, medyo wild yun. And at 3 o'clock yung game na yun. So, I'm excited for that. I'm excited to be able to cover... Iba kasi, bro, because... I've covered the PBA total last three weeks. Pero I've never covered the powerhouse team. That's right. Ang pinag-over ko, like, no disrespect, ha, pero Rain or Shine, Converge, yeah. Blackwater, Terra Firma. Parang, kasi usually, kasi puro first game ako eh. Yeah. Usually naman second game naglalaro yung mga yun. So, ngayon, because playoffs na, even the first game, magkakaroon ka ng mga ganyang matchup, di ba? So, bro, I'm covering Ginebra Meralco, pare. Masasabi ko na yung LA Tenorio, Scotty na, Kaalidshin, ano ko na yun. Pero like, di ba, bro, Alin Maliksi, Japit, Agla, Christian Stan Hardinger, bro, sobrang sabi ko, game! Di ba? So I'm very excited for that. And this is one thing I will say, I think, I don't, as much as I love Meralco, hindi pa mako-close out yan, bro. Yeah. Although, if Meralco wants to close this one out already. Close it. Wag ka na close it on Friday. Wag ka na mag-game 3. Close it out on Friday. Wag ka na mag-game 3, bro. Aaron, if you're watching this, wag ka na mag-game 3. Kung ayaw mong matalo kayo ng Ginebra, tapusin nyo na, bro. Tapusin nyo na to. Wag nyo nang i-test. Wag nyo nang i-test ulit yung... If you scored 25 last game, score 35 this next game. Oh, bro. Finish it. Wag finish it. Wait, I wanna search. Ano pag, kasi pare, masama daw laro kahapon ng ibang players ng... Yeah, it was just really Scotty. It was all Scotty. 29 points. Bro. And tell mo, the next score to him was C-Stan, 12. Bro, LA Tenorio, 0. 0, LA. Stanley, 6. Japit, 5. Japit, 10. 10 and 5. Bro, I'm so sorry, man. But this and, right here, this will not happen again. And wait lang, pare. For all the greatness that Jeff Chan has had in the PBA, if Jeff Chan scores 11 and Stanley and LA are scoring 6 and 0 respectively, there was definitely a problem. There was a problem here. 2 of 8 si Stanley, 0 of 5 si LA. No. I and then when you look at Meralco, 25, 19, 17, 10. Yeah, bro. Bro, I mean,
alam natin yung... This is a very proud Ginebra defense, bro. Oo, alam natin so yung... So for these guys to score this much, alam there natin was definitely a problem. Kakayanan ng Meralco. We're not saying hindi kaya ng Meralco maglaro ng ganito. What we're saying is law of averages. Yes. It will, by far, this Friday will be a better game. At the very least. Bro, I'm very excited for you, ah. Pare, wild yun. Hindi pwede magkamali doon. Hindi ka pwede magkakamali doon. La Ginebra yun, bro. Baka ma-hate ako niyan, bro. Pero, iba yung... alam mo yung ano, bro? Yung... Ito napansin ko, ah. Even in the last conference, ng finals, Meralco would win pag sabog yung laro ng Ginebra. Yun nga. And that's exactly what happened. Parang we don't... Parang every time both of them play their A game, Ginebra squeezes out the W. Which is something that Aaron and the rest of the Meralco Bulls are trying to change. Na, hindi, we can close Ginebra out. So, I think both of them no one will play with a sense of urgency. Because sa lahat ng talo ng Meralco in the past few years sa Ginebra, hindi na ata sila papayag na magre-relax pa tayo. Ito na. Close out. But then again, I also just want to lay this out. Wasn't this is obviously a shorter series, but 'di ba nung finals, talo rin ang Ginebra ng game 1. Talo rin Ginebra ng game 1. Kasi nga pag naglalaro sila na masama, Meralco takes advantage of it. Given 'yun. But the challenge kasi is, especially in a playoff series, hindi lang one game, one game. Imposible namang laging masama laro nung kalaban mo eh. Oo, so, pare. Meralco needs to win na maganda rin yung laro ng Ginebra. Tama. Like, you get what I'm saying? They have to be able to prove that. Oh, they have to be able to grind out a victory na maganda yung nilalaro ng ng Ginebra. Because there will be days na sama ng gising ng kalaban. Totoo yung given yun, especially in a 7-game series. Pero you have to find a way to negate yung kainitan ng kabila. So I think that's the one thing na hindi pa na-figure out ng Meralco. So again, they win another one na ang sama na naman ang laro ng Ginebra. Which I'm not taking away anything from the win. Obviously, 1-0 ka pa din at the end of the day. Kung masama laro yun ng Ginebra on Friday, tapos manalo ulit ang Meralco, mag-advance pa rin yan. It doesn't lessen yung accomplishment na yon. But knowing Ginebra, lalaro pa yan. Although, one more thing, dagdag ko lang din. Walang Justin Brownlee ngayon. Yun nga, pare. Walang Justin Brownlee. Yun pa din yung, ano eh, yung ang laking factor ng Justin Brownlee. Yeah, because a lot of people have been saying, I wasn't able to watch the game, by the way, but a lot of people were saying na the problem with Ginebra yesterday was, yun nga, walang go-to guy. And obviously, that was Justin Brownlee in the last conference. Justin Brownlee, parang, bro. Give the ball to Justin Brownlee and just get out of the fucking way. Here's something that we talked about last conference. Locals versus locals. I think halos pantay bro, naman. Pero bro, Meralco na ako. Yeah, tama. We agreed on that. That's right. Meralco na ako, locals. Especially offensively. Di ba pinupush natin last conference was pag uminit yung Justin Brownlee, talo yung Meralco. Oh. Pero pag if they limit lang, Justin Brownlee, if they make him bleed for his points, yeah, tama. Loka-loka. I remember so, that. Yeah, so yeah. Here in the All Filipino, Meralco dapat yung favorites dito. Because of the depth of their team na iba yung Justin Brownlee. So any import that you put up against Justin Brownlee, lamang si Justin Brownlee. Pero kung local sa local lang, with all due respect to Christian, Chapet, Scotty, obviously MVP, but the depth of the locals of Meralco. Bro, at the end of the day, itong top 5 lang na to talaga ang nasa Ginebra. Tenorio, Thompson, Chapet, Christian. Wala pa si Arvin. Oo nga. Wala pa si Dillinger. Springle hasn't been the same since itong conference na to. So, hindi pa naman talaga yun yung... Well, actually, parang... I also don't want to put pressure anymore on Pringle. Kasi at the end of the day, aging naman na talaga si Pringle. Yeah. So, Pringle is still solid. Pero I don't think we should expect him to be the same Pringle as 5 years ago naman, di ba? So,
Although just 2 years ago, nag-wild sa bubble yan. Ha? Oh pare, pero yun nga eh, you know. Inevitable naman yung father advanced time, bro. Yeah, pare. Tsaka, you know naman that his game is predicated on his athleticism. Oh. Which obviously was nabawasan. Oh, nabawasan. Pero we'll see kung babalik yan. Pero at this moment lang, yeah. At this moment, hindi ko siya pinipressure na dapat maging super standaman ka ulit Friday, no? So, other than Thompson, Tenorio, Aguilar, Stan Hardinger, you have great complementary pieces in Nards Pinto, Aljon Mariano, pero bro, yung apat lang na yun naman talaga eh. Yeah, saka because look at the other side. Putik naman na yan. Ito yung mga... Cliff Hodge, Bong Quinto, Raymond Almasan, Chris Banguero. Pasaol, nag 2 minutes po. Kyle Pascual, 23 minutes. Oh, diba? Manchero. Tapos, hindi pa nga naglaro yung Belo. Tsaka minsan si Papa Ray. Papa Ray, minsan umiinit pa yan. Silpot-silpot yan na good games. Oh, bro. Tapos, Aaron ngayon kasi talaga. Grabe. Bro, Aaron... Bro, I mean, really, you've been playing hella good, bro. So, I think, wala, bro. You have to... Local. I'm so sorry, guys. Ha. I mean, please don't take this the wrong way, mga kabarangay. I'm not saying... Scotty is still the best local. Yeah. In this series. Well, yeah, obviously. Oh, kasi medyo nag-wild na si Junmar ngayon, so I can't say in the whole PBA again. But he was last year, obviously. This series, he is still the best local, hands down. If you put Scotty beside anyone, any one person from Meralco, Scotty. Pero yun nga, yun na, ayan, tingin mo, 29 points si Scotty. Ano pa ba yung ibang stats niya? Putik na yan. Nag-wild, syempre, 10 rebounds, 6, 3 assists. Hindi, pero bro, nag-takeover na to. Kasi, oo. Hindi naman titira ng ganyang karami yan eh. Kaya nga. Yun ang kaganda kay Scotty ngayon. Pag nakita niya ako, hindi makashoot yung mga teammates ko. Sige na, ako na nga. Pero okay din siya kasi pag nakakaskor lahat. I think he's been preparing for this moment naman. Siya na talaga, no? Alam niya na talaga, this time will come para sa kanya because the way that he's been produced. Yun nga, he's been like the best role player for years on this Ginebra team. Pero diba? Now, he's starting to understand na hindi na lang ako role player. Kasi syempre, but siya yung bata dati. Ngayon, he's coming to his own. Tumatanda na yung mga veterano. Yeah. He has to do more. Yeah, yeah. So, ano na siya? Kumbaga, he knows already na kailangan ko gumawa. Pero yun nga, yep. Without a Justin Brownlee, ako, tingin mo, tatapusin na numeral ko sa Friday. Walang Brownlee, bro. Iba yung Brownlee, puti. Brownlee. Oo, pare. Pero kasi... Nag-wild third quarter, eh. For me, it's gonna be a closer game. 60 to 40. Lamang ng konti, Ginebra. Lamang ng konti yung Meralco. I'm giving 40 to Ginebra because you know how Coach Tim is. The master of adjustments. Oh, one thing's for sure. It's gonna be closer. It's gonna be closer and the question is who will execute down the stretch? Because exactly. You still have an LA Tenorio home. Yep. 26 points to nung game 6. And LA, I don't think he's played two straight games na malala. So, I'm malala expecting in a do or die game. Yeah. Tsaka, alam naman si LA, he loves the big moments. Oh, bro. Like, ano pa to? It's not all gonna career be, long. This is an 11-point win. This is not gonna happen again. Yeah. And to be honest with you, it's that third quarter, bro. Nag-plus 12 yung Meralco sa third day. Alam mo talaga, you know, I've been saying this time and again whenever I cover games. Whenever like the favored team is down during the first half, the mark of a great team is always how they perform in the third quarter. Coming out of the dugout, no? Yep. Yan yung importante. So, if it's gonna be closer, and I'm giving Meralco that slight nod. Slight edge. Because... Locals to, guys. Yep. Locals to. May maliksi pa po. Tikin. Okay, sorry. Anyway, sorry mga kabarangay. Please don't hate us again on this one. But I think it's inevitable, man. It's inevitable. Actually, so,
But Scotty is still the best local in this game. I'm for sure, bro. I mean, Malayo si Scotty. I wasn't even surprised to the 29 points anymore. Pero grabe, no? He has really come to... He is a totally different player now, bro. He just keeps on elevating and elevating his game. He keeps adding something to his game. Yeah. Mr. Triple-double na to ang coming out of his time. His game was already complete, actually, if you come to think of it. Dinagdag ng dinagdagan. Galing. Galing, bro. Okay. Iba. We have siguro 15 more minutes. Okay. Sige. Dahan nga natin itong nagtitrend sa TikTok ngayon. Sige, meron tayong ano, payong shoot first. Nagtitrend sa TikTok, bro. Who pays the bill? Lagi tayong may ganito sa dulo nga para masaya. Who pays the bill? The guy or the girl? On the first date. Oh, on the first date. Oh, sige, let's put it on the first date and then pag naging kayo na. Okay. Based on experience. Ako, based on experience. Okay, sige guys. You know, everybody knows that I've been single for a long time. But I've dated. I have been dating girls over the past years. Whenever, pag first date, ako talaga, kailangan lalaki parati magbayad. Kasi siyempre, ikaw mag-aaya ng first date eh. Diba? Oh, wala namang babae dito na matapang. Oo, oh, diba? First date, lalaki. I think that's written in stone na talagang lalaki dapat ang magbayad. Because mahiya ka naman, pare, ikaw nag-aaya ng date, tapos, hindi nga dapat split eh. But, pag first date, kasi siyempre, parang, ikaw yung, you want to present yourself and make a good impression. Tapos sasabihin mo, split kayo ng bill. Yeah. Okay. Iba kasi sa akin pag college. Let's say college o high school. Ako still pare. Sa akin kasi pag college or high school, may thinking ako na, hindi naman natin pera pareho to eh. Oo, tama. Allowance to eh. Sa pera ng magulang natin. So, oo, tama. So there comes a point na since hindi pa naman ako nagtatrabaho, medyo tulungan tayo. But. I disagree with you on that. Oh, sige. Tanggalin natin yung college or high school kasi medyo malayo naman na tayo dun. Malayo na tayo dun. Patagal na tayong graduate dun. Diba? May trabaho na tayo office. Pero sige, pag college kasi, hindi ko sinasabing dapat mag-chip in yung babae. Ang sinasabi ko, at the end of the day, there's a mutual understanding. At the end of the day, hindi ako nagtatrabaho. So, kung ano yung allowance sa akin ng family ko. But, I made it a point when I was younger na medyo hindi ako kakain ng buong linggo kung gusto ko may pera ko ng Saturday. Yun na nga, pare. If you're gonna take a girl out and alam mo na wala kang pera, wala kang budget, gawan mo ng paraan, diba? Gawan mo ng paraan. Okay, may rule ako. Because splitting the bill is so... Pare, jahe yun. Jahe yun, pare. Yung... Mayroon, 1,000 yung bill. O sige, 500 ako, 500. No, jahe yun sa akin. Okay. Ang pinaka split sa akin would be, ang rule ko dati to high school ako nito hanggang college. Ikaw yung dinner, kunyari, or ako yung dinner. Ikaw yung movie. Yun yung split. It may not be down the line. Obviously, may mas mura dun eh. Pero like, sige, ako na dinner. Hindi, sige, chip in ako. Ganyan yung babae, di ba? Hindi, sige, eto to. Hindi, sige, ikaw na lang sa movie. Kasi ikaw na lang dessert. Magpa-dessert ka na lang. You can say it in a very casual way kasi. Na parang, hindi. Ikaw na lang magpa-copy ka na lang. Yung gano'n, magpa-copy ka na lang. Sige, ayos na yun. Na-extend mo pa yung date mo, bro. Yeah. So, yun yung split sa akin. Never, ito yung bill. Hati tayo. Hindi, ako, kung ganyan, kung if ever magsisplit, antayin mo yung babae yung mag-offer. Hindi yung ikaw magsasabi. Never naman ako. Bro diba? Naman, hindi ko naman. Pero kung ikaw yung babae. Ako ito ah. Merong extra turn on sa akin kung nag-offer yung babae. Oo. Versus yung talagang ine-expect lang niya na. Oo. But at the same time rin naman. Especially in this day and age, bro. Hindi na vulnerable ang babae ngayon, bro. Hindi na, pare. Laban ang babae ngayon. Laban. Mayaman na. Yun na nga, pare. But at the same time also, turn on rin para sa babae pag yung lalaki, di ba? Siya yung talaga yung babae ng lahat. I mean, di ba? Oo, hindi. I'm not saying naman na pag nag-ayong babae, umuko ka.
I'm saying, turn on yung, kung yung babae, alam totoo yan, totoo yan. Na parang, hindi, sige, ako, chipin ako, bakit? Ikinain. Like, meron mga babaeng ganun, bro, na parang, tsaka, you appreciate mo rin yung mga ganun babae, kasi at least, alam nila na, alam mo, na hindi sila magiging dependent sa'yo. Kunwari, pag naging kayo na talaga. Yes. And, nag-offer siya, hinindian mo, hindi, ako na magbabayad ng lahat. Given yon. Pero tama ka dun. Just yung sign lang na hindi to ano, hindi to susunod-sunod lang sa akin. Meron ako sarili ko, may trabaho din ako. Diba? So it gives you a sense of ano ba yun? May peace of mind ka na. Peace of mind. Okay to. Sabihin mong hindi mo tinanggap yung chip in niya, pero still in your head, okay to kasi in the future pag nagkaroon kami ng medyo ano, let's say bigla akong humirap, natanggal ako sa trabaho. Sasaluhin ako nito until makabangon ulit ako. So, there's that sense of, okay to? Ganon. Pero, I'm not saying, but for the guy, okay, since lalaki tayo, okay. Right away, medyo, be real already with yourself. If, first date ninyo, and you wanna impress the person, too much, so you bring her somewhere you cannot afford. Or I super not support that. You can afford once. Paano pag nagkaya yan ulit kayo next week? Oh, pare. Mismo. You be real with yourself. It's not that, hindi ko sinasabing, ang sinasabi ko, bayaran ninyo yung bill buo. Kung lalaki ka, bayaran ninyo yung bill buo. Maybe the first time. Sige, bayaran ninyo yung bill yung buo. But, the discarte is, I would rather bring you somewhere cheaper rather than let's eat somewhere expensive pero happy tayo. Ay, pass na lang. Ano tayo, fake? Huwag ka maging fake. Kung pare, for unang date namin ni CK, walang lokohan, Max. Walang lokohan, Max, pare. Unang date namin, Paris Retiro ata. Or something. Talaga? Like oo, bro. Fuck solid. Bro, actually, sobrang... I'm super impressed with girls who I can take out on a date na sa mga ganyan. Alam mo ito ah. I'll give you a story kay CK. No joke to. Pandemic kami nag-meet, di ba? Wala akong trabaho pandemic, bro. Wala. Yung YouTube channel ko noon, literally hindi pa monetized. Nag-meet na kami. Wala akong pera, bro. Papalik ako ng Antipolo. Kaya nga ako bumalik Antipolo kasi wala akong... Wala eh, di ba? After 4 years of living by myself and taking care of myself, nawala, natigil lahat. Bro, no joke. Unang lunch namin. No joke. Siya nagbayad. Siya nagbayad? Oh, baliktad ako. Baliktad, bro. Unang, ano namin, siya nagbayad. So, paano nangyari yung situation na yun na... Siya nagbayad? Ano yun? Oo. I forget kung paano. But it did happen na siya nagbayad. And then, coming out of the restaurant na siya nagbayad, ano yung siya nagbayad? Sabi ko, babawi ako sa'yo, huwag kang mag-alala. And then, Now, 2 years later, wala na. Kada kumakain kami sa labas, yung red card yung ginagamit. Wala na talaga. Yun yung, from that point on kasi, nakita ko na, kasi ito ah, dagdag mo pa to. Mas matanda ako. Oh, yun na nga pare. Di ba usually, no shot at anyone, pero usually, pag mas matanda, tapos mas established, hindi mo ako established ng sino ko nun, pero like, mas matanda. Ano yun? Di ba ikaw yung nagbabayad? Oo. Actually, hindi naman ata siya buo nagbayad. Parang naghati naman kami. Okay, KKB kami. KKB ata. So, hindi naman siya full bill. Sobrang walang hiya naman ako doon. Pero like, kung may KB siya. Pero di naman magugulat kung siya nagbayad lahat. Hindi naman ako magugulat. Pero alam ko KKB naman. But then, yun nga yung point ko. Even if I was older, she showed me na, hindi. Like, tulong ako sa'yo. Walang problema. Pero, it challenged me na babawi ako dito. O kaya naging girlfriend ko na. Wala na, hindi ka na ever. Siguro that's when you knew, no? Puta, pwede. Ayusin ko to. Ayun. She was... Yun pala yun. Kasi hindi ko ilayos yung mga huli. Pero she was she was part na of the process na parang gusto kong umabot sa point na hindi ka na magbabayad. So, until now, bro, she's very, hindi, ako, chip in, ganyan. So, ang ginagawa ko na lang yun, hindi, sige, ikaw naman libre nung ano, pakape ka, babe. Ganun na lang. Pero,
from the start pa lang, she established na hindi ako basta sasakay sa'yo. Which is a turn on nowadays, bro. Kasi yeah, bro. Iba na ngayon ang babae, bro. Wala nang babae ngayon na... Bro, may mga babae nga magagalit pa pag masyado mong binaby. Bro, I dated a girl back then na literal pare, the whole time that we were dating, bro, wala akong binayaran. Literal, di ba hindi ako nagde-drive? Literal, pati grab ko pa uwi, siya gusto magbayad. Promise. Ibang klase. And you know what, dati, that would be easy. Di ba ganun, yung image yeah. dati? Yung image or, dati. Yeah. Because the stereotype before was, kung ikaw yung babae, dapat alaga ka. Oh. Dapat ikaw yung inaalagaan, ikaw yung hinahabol. Traditional. Oh, traditional way is if a girl goes out of her way, the traditional thinking would be ang landi naman ito. Oh. Or ganun. Sobrang trip na naman yung lalaki kung na nagbabayad. Hindi na ngayon, bro. Eh. Sometimes they just really can. So yeah. Doesn't matter. So ano na ako ngayon? Nandun ako sa point na I think graduate na tayo dun sa thinking na ikaw lahat. Yeah, that's out with the old pare, in with the new. That's simply how it is right now. And that's good because yan yung equality, pare. Yan yung equality. Ayoko lang kasi naman yung equality pero convenient. Pag hindi, ganito, hindi na equality kasi, yun. Pero may mga ganun kasi, di ba? Pag ganito, pag ito yung sitwasyon, equality. Pag ito yung sitwasyon, biglang nagbabago. May ganun eh. May maraming ganun. Actually, I don't want to touch on that. Pero may mga ganun. Diba? Pag convenient, biglang equality. Pag hindi na convenient, dahil dapat lalaki. Oh, hindi ganun. Hindi pwede ganun. Equality sa lahat. Okay. Yeah. Diba? May ganun eh. So, I don't want to touch on that because that's a sensitive topic. Pero yung pay... Eh, paano kung ganito, bro? Meron akong... Okay, situation is, normal na tao ka lang. Sige. Pero yung liligawan mo, sobrang mayaman. Okay. Ako dito mo makikita. You have to be real with yourself agad. Kunyari ako, like, di naman tayo mayaman. Oh. Pero let's say, anak mayaman yung liligawan mo, bro. Okay. You have to be real with yourself right away na hindi ako mayaman. So, I will bring you where I can afford it. Now, if you like me for who I am, then you will come with me yeah. to where yeah. I can afford it. Yeah. But, you also have to be man enough and humble enough and lower your ego or lessen your ego. If the girl, I like you. So, can we go somewhere na mas mahal and ako na lang mag-chip in? Ako pare, I will not. Hindi ka pwedeng mayabang enough na kung ikaw, you get what I'm saying? Kasi kung yung babae naman ang nag-o-offer na, kunyari ikaw, bro, babae ka, mayaman ka, ako lalaki, ako normal lang ako. And then ikaw na nagsabi sa akin na, babe, then sige, kain tayo dito, ako nang bahala. Kasi alam naman ng girl na hindi mo pa kaya. Pag ganun bro, di naman ang magre-refuse. Hindi ka magre-refuse, pero, oo, kasi parang, ito yun eh, parang, bigyan mo naman yung girl ng chance na paramdam din sa'yo. Na hindi, trip kita. Mahal din kita. Oo. So, tulungan pag ganun, tayo. Okay lang. Okay. Pero I think the general question lang talaga that people want us to answer is, pag first date, kung first date, pare, you pay for it, but you bring her somewhere realistic. Yeah. You bring her somewhere realistic. Do not that really is the whole point of it. Be real with yourself. Know kung ano lang talaga yung kaya mo. Oo. Kasi kung sa simula parang okay, dalhin mo siya sa somewhere siya expensive. Doon mo lang afford. Okay. You can't be consistent with it. Eh di wala, liloloko mo lang sarili mo. Paliloloko parang mamura yung babaeng liniligawan mo. Totoo kasi bro, kung alam mo naman from the start na high maintenance yung babae. Oh. Tapos mayaman yung babae. Eh, di she will expect that. Oh, tapos ikaw, hindi ka ganun. Normal ka lang. Oh. So, it's stupid to even try to keep up on the yeah. first date when you know very well na consistently, hindi ka maka-keep up. Kasi doon pa lang, talo ka na. Actually, doon pa lang. Doon pa lang, i-establish mo na ito lang ako. Oo. And then, once you establish that,
makikita mo. If she's okay with it, then cool. Pero, yeah. Pero mga kaibigan, sometimes there are girls na naiintindihan ko na hindi ka pa established enough to keep up with my family's wealth. Kasi minsan, may mga ganun, di ba? Yung family ko, mayaman talaga eh. I maintenance ako, pinalaki talaga ako, princess eh. May mga ganun. Hindi nila kasalanan yun. Pero, pakita mo naman na nagtatrabaho ka. Yun nga, pare. Yun ako, nga. Ako yun yung kay CK nun. I may not be there yet, but she saw na may ano to, may ambition. Because if, wala, not being there is not your fault eh. Kasi, own timeline yan eh. Not being there yet is not your fault. But if she sees na wala kang planong to get there, hindi ko sinisisi yung babae kung ayaw niya sa'yo. Hindi na yun, ano, hindi na yun minaliit ka. Hindi na yun, bro. Hindi na minaliit. Ito guys, ito, mga kaibigan. This has been my mindset for so long. Ako dati, sobrang parang, I'm naturally introverted ako, pare. I was in the shadows of my friends. Pabuntot-buntot lang ako all the time. And I always had this kind of insecurity na, you know, I'm not as rich as my friends. My family, sakto lang kami. Simple lang. Pero hirap, no? Northfield ka, no? Ako, Lasal Green Hills. Oh, di ba? So, di syempre, mga kasama mo, mga big time, eh. So, syempre, parang medyo may insecurity ka na, hindi ko kaya mga ganyan, di ba? So, like, when I started, nung kumikita na ako, and like, I've had these dreams already of, I've had this ambition, my mindset was, I may not, hindi ako naghahanap ng girlfriend because I wanted to be super successful that the girls will be attracted to me because at the end of the day, kahit na sobrang gwapo mo, kung wala kang ambisyon, kung wala kang kakayanan... That's what he's saying, gwapo siya. Oh, hindi. Success is attractive. Success is attractive. People will gravitate to you. Yeah. Has it changed? Yeah. Has it changed? Like now, ganun pa rin yung mindset mo? Ganun pa rin, pare. Because, tanga na kung wala kang plano... But I have a question. Isn't it more attractive if you find a girl who chooses to be with you even if you're not successful yet? Iba yung kasama mo from the dirt. Kasama mo from the dirt to all the way to who you are. Yeah, I love those stories like that. But I mean, it's not something you will force. Yeah. Di mo pipilitin yun na ngayon pa lang habang hindi pa ako super all that, hanap na ako. No. Yeah. But if it does arrive and she's attracted to you not because of your success, she's attracted to you for you. And she's attracted to your work ethic. Kahit hindi ka pa, like ngayon meron tayong level of success, pero still, hindi pa din yung, malayo pa din tayo. So ngayon, kung may na-meet ka, laban na. Yeah. Ako yan niya. Hindi ko siya hinahanap. Pero kung may dumating, solid. Oo naman. Lalo na pag pinaramdam sa'yo na, okay lang, I'll be here yes. Habang nag-work ka on the... Oh yeah. I definitely will not shy away from that. Sabi siya, kung may dumating. Iba, bro. Iba. Let's see. Mas bata naman yung tinitingnan ko ngayon. By how many years, if I may ask? Huwag naman 10 years katulad ko. Okay, 3 years lang. Pwede ka na to many years katulad ko pag mga 30-31 ka na. Huwag ka to many years ngayon. Hindi, pare, di ako may curious. Di ko yata kaya yung 10 years. 30 years old, tapos nakamit ka ng 20, di mo kaya yun. Pero kaya ko yun. Although, swerte kasi ako yung utak naman ng 21, 22 years old. Oo, pare. Bro, iba naman eh. I met a friend of CK's, parang high school pa ng friends na sila. Balik. And we were talking about CK na parang, she's way beyond her age, bro. Iba naman. Yung maturity niya, ibang klase. Chamba to. Chamba. Usually kasi, ito no joke ah. Usually when you get someone in their early 20s, 2021. Usually ah. Wala bro, tingin nila ang outlook lang nila sa buhay. Enjoy lang. Yan lang. So usually for someone my age,
kaya ka mag-girlfriend ng 2021 is because gusto mo pang mag-enjoy. Uh-huh. You know what's the funniest thing? She's my youngest girlfriend. I mean, biggest age gap. Prior to her, ang pinakabata na sa akin was 3 years. Ngayon, 10. Siya pa yung pinaka napapaseryoso ko in a way na okay, yung future natin. Kaya, dati, nag-enjoy lang din ako eh. So, it actually worked. It actually was different from what I expected. I expected, kukuha ako ng bata para enjoy lang ako. Diba, build ka lang. Diba, kasi wala pa naman tayo sa point na nung time na yun, established na established. Di pa naman eh. So, biglang, siya pa yung biglang nag-introduce sa akin na ayusin mo na yung tax mo, ayusin mo na yung... Tax na nga yung pinapag-usapan. Grabe. Bro, siya nga nag-ayos ng korporasyon. Bro, nasa... Kaya nga, bro. It's crazy. Swerte lang din siguro. When I was talking to CK's friend, sabi ko, bro, sobrang promise. I'm super impressed with her. Because at that age, wala rin ako iniisip na ganyan, pare. Diba, bro? Tapos, nung isang araw, no joke ha, bumili siya ng ano, na relo. Bumili siya ng relo. Nilibre ko siya ng relo. And then, bumili siya ng sarili niya when I bought the panda. Nandun siya. May tinitignan siyang ganun. Biglang binili niya. So parang ako, tumino. In my head. And that was her money, ah. Like, tinrabaho niya. Tapos, minsan, nag-worry siya sa finances niya. And ako yung mismo nagsabi sa kanya, babe, alam mo ba nung 21, 22 ako? Parang, basta may pangkain lang ako. Ayos na ako. Like, what the fuck? Ikaw nakakabili ka ng relo, nakaka-shopping ka. And she's not spoiled, eh. Alam ka, tinatrabaho niya yun. So, I'm like, babe, kasi minsan kinocompare niya sarili niya sa akin. And I'm like, hey, babe, kaya ayaw niya kasing ma-feel ko na parang inaalagaan ko siya in that way. Oh, oh. So, yun yung sinasabi sa kanya, babe, alala mo nung first date natin, ikaw yung nagbayad ka. Sabi ko siya, babawi ako sa'yo. There will come a point, inevitable to, that I am past my peak. And then she's speaking. That's 10 true. Years, 10 year age gap, bro. That's true. So there will come a point na magpapasta ako ng peak ko, hindi na ako ganito, tas ikaw ngayon yung paakyat. And when that time comes, trust me, makakabawi ka sa akin. Ikaw naman ngayon yung taya. I think it's the two-way street na kailangan maintindihan ng mga couples. The two-way street yan. Hindi pwedeng... Always. Oh, hindi pwedeng... Medyo may pinagdadaanan tong isang to, ikaw, okay ka, okay lang. Tuloy natin to. Tulungan tayo. O bigla minsan mag-shift. At the end of the day, ang buhay gulong eh. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka, umiikot yan. So pag umiikot yan, sama lang kayo. Yun yung alam mong may totoo. Kasi, yun lang din ang siguro ayoko dun sa mindset na pag successful ka, okay tayo. Pero paano pag nawalan? Yun yung sinasabi siya. Kaya ikaw, isip mo, pag naging successful ako, mag-a-attract ako. Okay, lumapit. Paano pag biglang nag-pandemic? O let's say something happens na biglang hindi ka na successful. Baka umalis yan. Tama ka. Serious, bro. Tama ka. Diba? Tama ka. O let's say umamang ka next year. O let's say umamang ka next year. Sobrang biglang big time mo na. Biglang nag-attract ka ng mga ilan-ilang babae. Naging kayo. Biglang 5 years from now, knock on wood, something happens. Or kunyari, basketball player ka, bigla ka na ACL. Diba? So, no, actually, what I'm trying to say lang is... Pero gets ko naman. At totoo naman, success talaga. Attractive talaga yung success. Oo, di. Ayoko lang... You just have to make sure na hindi yun yung reason kung ba't na-attract sa'yo. Oo, tama. Ayun, tama. Yun. Oo. Kaya ngayon, mas ramdam ko, bro. Kasi... She was with you from the start. Let's face it, bro. Yung mga ex ko, hindi kami nag-workout. Ang problem nila sa akin was... feeling nila wala akong direksyon. Ayun. Given yun. I'm not saying wala akong mga mali, ah. May mga mali din ako. Marami akong mali. Pero yun yung tingin nila sa walang direksyon. This last one was telling me not to get on YouTube. Because it's a waste of time. And here you are right now. No joke, bro. I was putting up a YouTube channel and she was like, ano ba itong ginagawa mo? Like, ba't di ka nalang magtrabaho? Hindi ka umahanap ng trabaho. Anong ginagawa mo? CK, very fresh. Actually, pa nga siya graduate nun eh. Very young, youthful, positive. Uy, okay yan ah.
As in, first time namin nakita. O kaya, nag-i-edit ka? Paano yan? Parang kasaya-saya lang niya. So ngayon... He's always so curious about stuff, no? Kasi bata. Yun ang advantage. Hindi, pero may ibang bata talaga nang walang paki sa mga game bagay. Curious sila, pero curious... Curious sila, pero curious sila sa mga... Gusto... Curious sila sa mga kalokohan, bro. Honestly. Man yun, edad naman. Normal yun. Special case si CK. Yun na nga, pare. That's what I'm saying, na special nga si CK because he's curious with stuff na hindi naman iniisip ng mga bata. Oh, kasi tayo, nung bata tayo, ano lang iniisip natin nun? Basketball. Oh, basketball, kalokohan, babae. Puro ganyan. Babae. Puro ganyan. Promise. Like, hindi ako magkukonverang hindi. Maybe super special case lang. Pero yun, sorry, lumayo na naman kami. Tapusin na natin to. But I think the guy should pay. The humility comes, the humility comes from you pay, you understand kung ano yung kaya mo, and bring her to where kaya mo. Kung ayaw niya, then she's not it. Because she needs to learn to be with you through that part of your life na nagbibuild ka pala, puta, magja-Jollibee tayo. How many times yung first dates namin, Max, Jollibee? No joke. Paris Retiro, Rodix, doon kami ni CK. Kapon, kahit papano, recipes na kami, medyo ma-upgrade na. Pero yun nga, you appreciate it more. Ngayon, na-appreciate. Nandun kami sa recipes kapon and I was like, babe, alam mo ba dati nagja-Jollibee lang tayo? Ngayon, recipes tayo ng kaya natin. I'm not, dito yabang ha. It's more of like, you appreciate it more. So, know kung ano yung kakayanan mo, tapon mo muna yung ego mo, yayain mo dun. Kung ayaw niya, because cheap, then dun pa lang, alam mo na, she's not gonna be there for the long haul. Yeah. Kasi what if umabot nga sa point na bumagsak kayo as a couple? Pero if she says yes, dun pa lang malalaman mo na eh, na may ano to. Baga may pag-asa to, may potential. Tsaka maybe, I think, konting maybe we can compare it to like starting your career in basketball. Like, sa umpisa, ganito ka lang muna. Tapos packet ka lang ng packet. Tama. Ganun lang. Oh. She has to be able to be with you pag bangko ka pa. Oh. So pag sumikat ka, ito pa rin kasama ko hanggang. Yeah. Pero because she's gonna understand na you worked hard to get to where you are. Lalo na, brother, kung first date, meaning hindi kayo magkakilala technically. Ayun, mismo. So, ibig sabihin mo, if I invite you to Jollibee and you decline because Jollibee lang, dun pa lang na turn off ka na sa akin nang hindi mo pa ako kilala. So, ibig sabihin, big factor na sa'yo yung pera ko. Oo. Nang hindi mo pa ako kilala. Ibig sabihin yun lang yung tinitingnan niya. Oo, kasi hindi mo pa ako kilala na decline mo ako because of that. Because I invited you to somewhere. Alam mo, ito, quick kwento. Bago tayo matapos. Yung nanay ko mayaman. No joke, yung nanay ko mayaman. Yung tatay ko, normal na tao. First date nila, burger machine. Damn. Tapos, sinabi ng nanay ko na in love siya sa daddy ko nung hindi niya naubos yung hotdog ang sinasabi niya. So I doubt may hotdog sa burger machine. Pero hotdog eh. So sakali lang sila kumain. Hindi naubos ng mom ko yung hotdog. So player yung daddy ko eh. So medyo bargas, di ba? So kinuha ng daddy ko yung hotdog tapos sinubo niya. Parang, hindi mo na kaya? O sige, akin na. Sinubo niya tapos kinain niya. So yung mami ko parang doon na turn on sa daddy ko na parang totoo lang. Nag-jeep. So, oh, di siya nagkukunwari. Di siya nagkukunwari na... Eh, siyempre, sometimes kasi pag mayaman yung babae, parang kaya kita sabayan. Hindi mo kaya sabayan, huwag mo sabayan. Pero, totoo ka na from the start. And, you know, pero once maging kayo, sana naman medyo mag-effort ka naman. Effort ka naman, pare. Diba? Makikita nila pag hindi ka may effort. Eh. Bottom line of the story, guys. Know your role. Be real. Know your, stick to your stick to your kung sino ka talaga. Yeah. Do not adjust to her. Yeah. Do not adjust to her. Kasi if, kasi if you have to adjust to her, it's been... Dun sa sa pera part, I'm not saying don't adjust sa personality, but sa pera part. Sa pera part, bro, medyo kung sanay siya sa kumakain siya sa mga mamus, tapos ikaw Jollibee lang, huwag mo nang lokohin sarili mo. Yayain mo sa Jollibee. Oh. Oh. Tama ba? Oh.
So yayain mo na lang doon sa kaya mo, no? At least ikaw nagbayad. Oh. At least ikaw nagbayad, oh. No? Kaysa kakain tayo mamus pero namom problema ko, paano ko babayaran 'to? Doon pa lang, wala na. Arwin Sanchez, at least yun niya. Pag Jollibee, at least alam niya na that's who you are. Oh, bro. That's what you can do. At saka ang dami ng stories niyan. Si Ate Yvette tsaka si Arwin, ganyan, di ba? Oh, yun pala eh. Si Arwin, sinanla yung cellphone para lang makatay. Oh, di ba? Kung may ganun para, lang, ganun kung may, lang. Kung may, kung gusto, may para. Kung gusto, may para. Sabi nga ng smart, simple ako. Yun lang. Totoo, simple pa rin tayo hanggang ngayon eh. Oo, oh, bro. Grabe na, ganyan, simple. Simple lang tayo lagi, bro. Diba? De, pero yun lang. Ay, naku, maba na naman ito. Hindi naman dapat tumaba. Pero sige na. We'll see you all tomorrow. Please enjoy. Hi, guys. May basketball ba? Oh, may PPL ka, di ba? Yep. Muntinlupa. See you later. Okay. Sige. Guys, the name is Mike Harris. This is Benavi Palanya. Take care of yourself. Take care of yourself. Peace and love. And we'll see you all tomorrow.